Kasi yung mga gamit niya halos hindi niya mabuhat. Dahil sa dami ng damit na niya. Hindi niya talaga mabuhat yun. Talagang alam namin, lalabas. Pero yung naging isip niya, ang bit-bit niya lang ay speaker na maliit. O, paano nga namin malalaman na siya itatakas, di ba? Tsaka sinamantala niya kasi. Sinamantala niya na marami kaming ano eh, bisita eh. Yun po, ang dating po ni Kuya Christian eh, bakit ko kasi binigyan ng cellphone? Dapat kasi hindi na yan binigyan ng cellphone. Aray ko naman, Kuya Christian. Alam mo naman pala na ganun ang gawin ng ni Tony, dapat noon pa lang, umpisa pa lang, ikaw mismo ang pumunta rito. Binigay ko sa iyo ang address namin. Sana sinabi mo sa amin na ganito po kasi ganyan si Tony. Annabel. Morning po. Oh, kumusta? Ano nangyari kay Christian? Ay, Christian. Kay ano? Kay Anthony. Kayo, nandun po sa kapatid ko. Nasa Laguna po. Dinala po ni Christian. Saan po? Sa Laguna. Akala ko po ba ay napunta na ng Cavite? Opo, nasa Cavite po siya. Kahapon po, dinala po ni Christian sa Laguna, sa kapatid kong isa na kay Roland po. Kasi di po niya mapatuloy po dun sa tinutuluyan niya kasi po ano, may mga kasama rin po siyang iba. Tapos di rin niya po kabantayan dahil nga po, may pasok po siya. Ibig sabihin po, ang nangyari dyan kay Anthony, alam niyo na yung mga nakabalik na yung kanyang alaala po. Tama po ba? Kasi nakarating po siya ng Cavite, Naik. Umalis siya rito is gabi. Opo, dati pa pong may sakit siya. Ganun na po yung ginagawa niya. Naalis po talaga siya. Hindi nga po na kami nalalaman. Minsan po, malaman po namin kung saan na po siya nakarating. Dati pa po, bago nakarating po yan sa inyo, umalis din po yan. Nakarating po yan sa may, ano, lapas pong Naga. Bali, kinuha lang din namin po sa buhi. Kasi, pinos din po namin yan, si Anthony, na makuha, para makuha namin. Ayun, nalaman namin po, nasa buhi na po siya. Ayun, sinundo po namin. Ni Christian sa inyo, dyan sa Bicol. Gusto niya pong sabi ni Papa, bali sa Mercoles pa po, masasakayin na lang po sa door-to-door. Eh, paano kung bumaba naman po doon? Bumaba ng van? Yun nga po yung problema po namin. Wala po kasing kasama. Eh, ba hindi po sa mahal ni nung kapatid po? Kusal, si Anthony ay nakita niyo na. Nakita na nung kuya. Dapat po ay, siya mismo na si kuya ang maghatid po dyan para talagang totally na nahatid po dyan sa inyo. Opo, kailangan niya pang mag-leave. Opo, dapat po talaga yun. Pag malasakitan niya na kasi nakapunta na sa iyak kanya eh. Opo, yun nga po eh. Kasi ganito po, yan, Ate Annabel. Dapat, nung naka... Diba na iba-vlog naman po namin si Anthony, pag ba ako Christian ng Christian kasi yung ano eh. Diba po na i-vlog na naman natin si Tony na siya ay gusto ng cellphone. Ibinigay namin ang cellphone, pero hindi ka agad-agad. Diba po? Ngayon, may nababasa kami bakit namin binigay ng cellphone. Pero kayong kamag-anak, hindi kayo nagbigay sa amin ng informasyon na ganun ang ginagawa ni Tony. Na meron pala siyang... Wala po. Facebook, dali na po. Wala siyang... Dapat po sinabi niyo sa amin o kayong kuya na ganun pala ang kanyang gawi na noon ay may mga ginagawa siyang mga kalaswaan.
na siya pala ay bakla, na siya pala ay ganoon, ganito. Dapat pala, hindi, dapat sinabi niyo kagad sa amin eh, na ganoon ang, ano niya eh, gawi eh, para hindi natin siya nabigyan ng cellphone. Naagapan. Kasi matagal na rin po siyang walang cellphone, wala po kasi kami talagang alam sa mga ginagawa niya, kasi dati po, halos, nandito po yan, halos 4 years na rin po yan na wala pong cellphone, nakahiga lang po yan dito sa bahay. 4 years? Wala po siyang 2021-2022 po, ang dami niyang conversation ng mga lalaki, nakita namin po doon. Wala nga po siyang cellphone ng mga panahon na po yan. Hindi po ako naniniwala. Ate Annabelle, hindi po ako naniniwala kasi picture ni Anthony ang nandoon na siya ay nagbibigay ng picture sa mga lalaki. Picture niya mismo. Meron po kaming proof, mga ka-business, na anong year yun? 2021 or 2022? May proof siya. May proof kami. Nakita ko sa cellphone niya. Nag-send siya ng picture. Nang video niya. Video niya mismo na meron siyang pinapasahan ng video niya ng mga lalaki na nagmamasturbate siya. Hindi ko po alam eh. Tapos, panahon po na yan, wala po ako dito. Dapat mismo yung kuya na Christian ang pangalan, nakipag-ugnayan sa akin. Sinabi niyo sana sa akin na, Ma'am, ka-business, ganito po kasi yan. Hindi niyo dapat siya bigyan na ng cellphone. Maaga pa lang. Hindi namin siya kaagad binigyan ng cellphone. Di ba po? Sayang lang eh, yung pinagamot natin sa kanya. Dito po, wala naman pong nangyayari na may ganun po siyang may hinahawakan, na kung ano-ano. Wala po siyang sign na ganyan po sa amin. Kaya hindi po namin alam talaga, maski po si Papa. Kasi Papa po, hindi rin talaga marunong din mag-cellphone. Kasi ngayon lang din po nagkaroon ng cellphone. Si Papa, hindi pa nga po marunong kung ano po pipindutin niya. Kasi andito po, tinignan na talaga namin yung kanyang cellphone, 2021-2022, parang sasabihin niyo po 4 years na wala siyang cellphone. Meron siyang pinapasahan na nag-masturbate siya, na nag-ano siya. Kaya, ang ginawa ko po, kasi napupuyat siya eh. Ginawa ko yung cellphone. Sabi ko, dami lang po yun, na, ang ginawa niyo po. Opo, sabi ko, nakita ko yung ganitong ano mo, actuation mo, hindi ka na muna magsa-cellphone. Opo. Diba nag-chat po ako sa inyo, Ate Annabelle? Opo. Na, Ate Annabelle, ito po bang si Christian ay dating bakla? Ay, si Tony ay dating bakla. Diba, naalin niya po yung nag-message ako? Kasi sobrang... Hindi po namin talaga alam na ganun siya. Kasi hindi po namin na ano na may cellphone siya. Si Christian po yung nakabukas po nung ano niya, na account niya. Yun na po yung bumungad po sa kanya. Pero matagal na po yun, sabi niya. Hindi po kasi matagal. Kasi matagal na rin po yung cellphone dito. Ate Annabelle, hindi po siya matagal eh. Kasi 2021 and 2022 eh. Tapos pinag-delete po pa yung ano. Tapos si Christian daw po ang nag-delete ng iba. Madami na daw siyang na-delete dun eh. Sana po, noon pa lang na nakikita niya o naririnig niya na ibinivlog namin si Tony na about sa cellphone, nagtawag na kayo sa amin na huwag niyo na pong bigyan ng cellphone. Yun, wala naman po kasi kaming alam dyan, ma'am. Si Christian po sana ang nagsabi po ng ganyan po sa inyo kasi siya po yung nakakita. Kami po, wala po talagang alam. O kaya po, ate, sana sinabi niya sa inyo kung naiyaman si Kuya Christian, sa inyo na lang po sinabi. Na po nung text niyo po ako na may ganong nangyayari, siya, si Christian po, kung may ganun ba talaga si Anthony, ganun ba talaga yung mga ginagawa niya. Sabi niya, nagulat nga siya kasi nung binuksan nga daw niya yung account niya, ganun na. May mga ganun pong mga video, yung mga maghihingi, yun. Pero kami po, wala po talaga kaming alam. Kasi si Papa po, wala din. Kasi ganyan na po yan natin, Annabelle. Nung natagpuan natin na andami si Tony dito sa bahay. Di ba po, sinabi ko sa inyo, meron nag-message sa akin na ang pangalan po ay Christian. Yun nga po yung tinanong ko kay Tony, kilala mo ba ito?
Sabi niya, Apo. Kuya, kuman yan. Sabi niya, kuya. Diba, te, Vera? Apo. Yun siya yung tinatawagan ko nung hindi ko kayo makontak. Na nagre-ring lang, Apo. Nagre-ring lang, pero hindi niya nasagot. Dahil ang, nung kinabukasan ang sabi ay, meron siyang pasok. Ngayon Apo. Po, binigay ko sa kanya yung address namin. Para makapasyal po siya dito at para makita niya si Tony. Okay. Ang sabi niya sa akin, meron daw akong dapat na kami, meron daw dapat kaming malaman about sa pagkatao ni Tony. Opo. Ngayon, inantay ko po siya na dumating namin, inantay namin na dumating siya or tumawag siya sa akin para makausap po siya. Hindi naman na siya nang tumawag. Ngayon, ang ano ko po, siya pala ang nakakaalam eh. Kung ano talaga ang pagkatao ni Tony. Opo. Dapat nung umpisa pa lang, sinabi niya na, ma'am, huwag niyo na, kahit i-message niya ako, kung hindi niya ako makausap. Ma'am, huwag niyo pong bilihan ng cellphone, huwag niyo bigyan ng cellphone, kasi ganito po ganyan siya. Di ba po, sana hindi siya naging ganyan, na nag-trigger na, umalis. Opo. Di ba po? Kasi pinagagaling nga natin yung kapatid nyo eh. O ngayon, nung na-injectionan siya, doon na ano yung memory niya eh. Lalo, nung nakainom na ng mga gamot, injection, tapos may mga kasakasama pang mga ibang gamot. Doon po siya laging napupuyat. Makikita namin puyat, kaya tanghali na pong magising. Pina-check ko po ang cellphone. Ayun, nakita nila na ganun pala ginagawa. Kaya nag-desisyon ako, kunin ang cellphone. Kasi nga, bawal po yun eh. Kumbaga sa kanya eh, nagpapagaling pa siya. Tama naman. Nung kinuha ko yung cellphone, ate, hindi siya mapalagay. Lagi niya akong kinukulit. Kinukulit niya lahat ng mga tao dito, pati si Papa Dins na kunin ang cellphone, ibigay sa kanya. Ano sinasabi ko namin sa kanya? Bawal. Bawal sa cellphone. Ayun po, umalis. Na po eh. Yung tapo, di ba po may tira po po? Ah. Nakapag-inam po ng bagong cellphone. Meron, ano po? Bumili po siya. Bumili po siya ng bagong niyang cellphone. Bumili po po siya ngayon ng bagong cellphone. Opo. Noong po makapag-inam, alagang po. Alagang? Ano po? 2-5 po ang nabili niyang cellphone. Kita. Hindi ko po alam kung anong klase. Kasi pero pagka-cellphone, ay wag bakit. Oh, nice. Kaya nga kung paano, hindi nakakapatid ko din ang kayo sa sabi ko. Kung i-count niya na Kasi kung bakit ako niya, siya po talaga. Ate, nawawala po yung signal po ninyo. Na po. Napuputol po kayo, ate. Sabi ko po, ito po doon sa kapatid ko, activate po yung dati niyang account. Kasi, kung siya talagang gumagawa niyan po, at gumagawa ng ganyang mga message po, siya talaga yon. Malalaman po namin. Siya po talaga kasi eh. Po kasi may mga bago din sa mga kasi messages. Kasi may mga bago siyang messages. Matagal na pong account niya yan eh. Kasi po, hindi po pwede hindi niya account yun. Nabuksan nga po niya eh. Kasi kung nakahiba oh, po, pinalitan na password. Dati niya po account na ginawa ni kuya niya. Tapos alam niya yung password. Kaya nga sabi ko, i-deactivate na yung account na yun para gumawa na lang siya ng bago. Kasi para po malaman kung siya talagang gumagawa ng ganyan. Kasi di po talaga namin alam dito kasi wala naman pong sign na may inano po siya dito binastos na kung kaklase, babae na ano niya, kasama niya. Wala naman po dito ang ginagawa. Sa babae po, Ate Annabelle, sa babae po, wala po siyang hininga ng mga video na gano'n. Puro po, lalaki. Lalaki. Opo. Tapos, alam niyo po ba, ang mga lalaki po doon ay mga naka-topless na mga basta topless po. Ayoko na magsalita ng ibang word. Tapos, ang
ang nakakaano pa po doon, mismo siya eh, mismo siyang nandoon sa video na yun, na nakahubot-hubad, siya po mismo. Kasi hindi, pwede natin sabihin na hindi siya kanya eh, pero nandoon po siya eh, merong pinasahan siya na video niya eh. Alam niyo po ng ano yan? Kaya ano eh, tag dito lang, nag-trigger po talaga dyan, dapat sinabihan nyo kami na yung cellphone ay huwag ibigay. Para hindi na siya nagkaganyan. Wala po eh, wala po kasi talaga kaming alam sa ganyan po niya. Tuwang-tuwa pa kami nung ibigay sa kanyang cellphone dahil hindi naman namin alam yung ganong gawi po niya eh. Ang, kaya naman namin siya binigay ng cellphone para siya ay malibang. Opo. Kaya di po talaga namin alam na ganyan po siya. Wala po si... po sana, sinabi mo na agad. Kasi malit po kami. Minsan hindi rin po siya nakikipag-usap sa amin, si Christian po. Hindi sinabi sa inyo. Hindi niya, nasabi niya lang, sinabi niya lang din po sa amin nung tinanong ko po, na detect na po kayo sa akin na ganun po si Anthony. Saka po niya sinabi sa akin na may ganun pala siyang nakikita. Hindi niya lang daw po sinabi sa amin para wala na nga daw. Ano? Kumbaga, para hindi niya na intindihan ganun, hindi niya na malaman. Opo. Opo. Wala ka po, may talagang alam. Kasi kung may alam po ka po, sinabi na po namin yan. Hindi pa nyo nabibila ng cellphone. Oo nga po eh. Pero dapat si Kuya Christian, na kahit hindi niya ako nakausap, kayo man lang sana, pinagsabihan na, ate, pakisabi kayla Mrs. Cabrises, huwag niyo lang bilhin ng cellphone. Di ba po? Opo. Kasi wala naman po sa aming ano, pag alam po naman na ganun, siyempre, si nyo, ikuti, mas mabuti na po walang cellphone. Kung ba naman po gagawin. Ano nga po eh, parang ano siya eh, eager na talaga siya magkaroon ng cellphone kasi kahit saan kami pumunta, may makita siyang mga tindahan ng mga housing lang po eh, na housing case lang ng cellphone. Sabi niya sa akin, cellphone, gaganon siya, cellphone, gaganon pa siya eh. Kaya ako, kaming dito, eager din kami mabigyan siya para, kasi nga, inaano namin yung kagalingan ni Tony eh, baka ka, ako doon ay bumalik ang kanyang memory na gumaling siya. Kasi ano po layunin natin na gumaling. Eh paano po yan, katulad niyan? Nagtataka din ako kay Kuya Christian doon sa vlog ng mga ito na parang, yun nga, ayaw niyang alagaan, ayaw niyang, yun, sinasabi niya ayaw niyang kukupin. Parang binibigay niya sa amin. Kapatid. Yun po, ang dating po ni Kuya Christian eh, bakit ko kasi binigyan ng cellphone? Dapat kasi hindi na yan binigyan ng cellphone. Aray ko naman, Kuya Christian. Alam mo naman pala na ganun ang gawin ni Tony, dapat noon pa lang, umpisa pa lang, ikaw mismo pumunta rito. Binigay ko sa iyo ang address namin. Sana sinabi mo sa amin na ganito po kasi ganyan si Tony. Hindi sana namin nabigyan ng cellphone. Tapos ngayon, parang kami ang sinisisi ni Christian na nabigyan nyo kasi ng cellphone. Apakasakit naman nun, di ba po? Opo. Kasi kami siya pala ang nakakaalam eh kung anong kalagayan ni Tony eh. Tapos ngayon, nung nakapunta sa kanya si Tony, pinagtutulakan niya na bumalik dito sa amin. Nung dati po, naalala ko, sabi ni Papa, binigyan din niya daw yan ng cellphone. Ngayon, yung cellphone niya, binenta niya rin po sa kabarkada niya. Ewan ko kung sino kabarkada yun. Kaya wala na po siyang cellphone. Pagdating ko po dito, wala na po siyang cellphone eh. Halos 2022 po ako. Umuwi po ako dito. Wala po siyang cellphone. Kasi 2023, namatay pong lola ko eh. Tapos ngayon po, asan po si tatay? Si Papa po, umalis. Wala po dito. Tapos, yun nga po, ang sabi ni, narinig ko, may nagsabi sa akin na gusto daw po ibalik. Ano daw po bang desisyon namin? Kung ibabalik ba si Tony dito?
Opo. Ang ano ko po ay, total, yung kanyang memory ay bumalik naman na, na paunti-unti. Opo. Si Kuya na po ang ano, ang bahalang mag alaga sa kanya or ibalik po dyan sa inyo po. Kasi katulad po ganyan, di ba nga po, hindi kasi siya din mapalagay dito sa amin na aalis. Sa Miyerkules nga po, gusto na pa ko. Sa Miyerkules pa iuwi na siya dyan. Pero ito po ang ano ko, huwag niyo pong pasasakayin ng siya lang. Kung maaari po, samahan ni Kuya, papunta po dyan sa inyo. Kasi once na po yan ay nakasakay na ng sasakyan, bababa po yan. Sasabihin niya, iihi lang. Nangyari na po sa amin yan eh, nung minsan nag-mission kami. Ano po ang sabi? Eh, kami ano eh, busy kami. Nung namalayan namin, bumaba. Ang sabi, iihi lang. Pinahanap ko po siya. Ayun, naglalakad-lakad na naman siya. Hindi na naman siya nagpaalam. Bumaba po siya ng van. Kaya po yan, pag yan ay pinagsasabi niya door to door, bababa at bababa po yan. Hindi yan mamamalay ng driver na wala na yung kasalanan pa yun ng ano, di ba po? Baka magalit pa kayo sa driver. Pero yung pagkakir kong sasagyan niya, yung kapilala po namin, taga-rito po. Kayo po ang nakakaalam. Pero yun lang din po ang payo ko po sa inyo kung kung talagang gusto nyo nang mapauwi din si Christian, ay si Tony, dapat samahan ni Kuya. Opo. Hintay lang kasi siya na pamasahin. Ayun po. Hindi nyo kami masisisi at Annabelle. Po? Sakit po sa kapatok po na. Hindi ko po maintindihan, Ate Annabelle. Ano po yun? Choppy po kayo. Sabi ko, si Anthony po ngayon, nasa mall po, sa kakatid po, yung mall po sa kakitid. Ano? Nakakailan. Choppy po kayo. Choppy po. Nawawala po yung signal mo, Ate. Doon, kanina sa may una po, yung kanina lugar niyo po. Nawawala. Dito po. Mahina po kasi talaga signal dito sa amin. Dito po. Okay na po. Sa kabila pa po. Yan. Okay na po yan. Si Tony po ay nasaan po? Doon sa kabila sa may kuyang isa? O ate ba yun? O, yung kasunod po sa akin, si Roland po. Yung tunay ko rin pong kapatid. Bali, ikaw po ay hindi... Magkapatid lang po kayo ni Kuya Tony sa tatay. Opo. Ang tunay niya pong kapatid ay yung Christian. Tama po? Dalawa po kami sa unan niya. Tapos, dalawa din po sila. So, apat po kayo? Apat? Opo. Apat. Ako po yung pinakapanganay. Sige po, yun na lang, ganun na lang po, Ate Annabelle. Tapos yung natitira pong savings ni Tony, pag nandyan na po siya, ay aming pong ipapadala sa inyo pong cash. Para po, tapos ano pa ba yun, Ate? Yung kanyang gamot, ipapa-LBC na lang po namin. Ano ba pong malapit po dyan? LBC po, JNT? JNT po, JNT. Sige po, ipapa-JNT po namin yung gamot at saka yung reseta po ni reseta po niya para ibili niyo po siya ng gamot. Papadala ko din po sa inyo yung pera po na naiiwan sa akin. Magkano pa ba yun, te? Di ba nagpadala na ako sa kanya ng uli ng 2,000 nung huli, di ba po? Meron pa po siya sa akin, 7,000. Ipapadala ko po sa inyo po yun. Para po, patuloy niyo pong ibili ng gamot si Tony. Opo, salamat po, ma'am. Si mama nga po, ano eh, follow-up, check-up din nga po sa 25. Kaya po pala siya nakalabas kasi ano, nung in-interview po siya na doktor, naging okay po yung mga sagot niya, yung kamala po yung sinasagot niya, kaya po, pinalabas po agad. Mm-hmm.
Ah, kaya pala siya naging okay na. Opo. Tapos hanggang po na naman, tuloy-tuloy na lang po dito sa bahay. Tapos follow up, check up na lang po ang kailangan. Ni mama niya po. Tapos hindi na po nagwawala si mama niyo. Hindi na po. Sa gabi po, tahimik na siya. Alas 5 na lang po siya nagigising. Mm. Tapos yun, nagawa-gawa na din siya. Naglalaba, naguhugas, nag-ano na din po siya. Eh, di mabuti po. Sa umaga lang siya, nagsasalita pa rin po siya, pero di tulad nung dati na irritable siya. Mm-mm. Pero may ininom po na si mama niyo na gamot? Opo, sa umaga at saka sa gabi. Mm. Pagkakain po, bago matulog, pagkatapos ng hapunan. Mm-mm. Eh, di mabuti po at nakainom niyo kanyang pag-confine ng 2 weeks lang, ano po? Wala pa pong 2 weeks. Wala lang, eh. Parang wala ka 2 weeks. 6 days pa lang po. 6 days. Ah, di ba? Almost 1 week lang. May ano opo. Lang? Kulang pa. Kulang? Kulang na isang linggo? Biray niyo po yun. Wala pa isang linggo. Naging okay na po siya yung... Kasi yung interview po sa kanya, naging okay na. Mayroon nga po siya, doon din po na nauna. Hindi pa nakakalabas kasi nag-ano pa siya. Pag ina-interview siya, di siya sumasagot ng maayos. Yun na nga sinasabi ko eh. Sa interview talaga sila nag-ano eh. Yung evaluation okay. Nila, kapag talagang nakasagot ka dyan, hindi ka talaga okay. Nila i-admit. Kahit na pagdating niyo sa bahay niyo ay nagwawala ka, hyper ka, or what. Okay. Basta pag ina-interview ka. Basta maayos ko yung sagot. Basta maayos ko yung sagot, di ka po i-admit. Kaya nga po nagtataka ako bakit wala pang isang linggo, inilabas na. Opo. Buti nga po eh, kasi hirap din po kami pang gastos-gastos po doon, pang araw-araw nung nagbabantay. Nahirapan din po kasi yung nagbabantay, parang sa, na ano din po siya doon, kasi maraming sumisigaw, nag-ano po, nagagalit, nag-ano. Iba-iba po kasi yung mga ano... Kaya, mas mabuti po yung nakalabas na rin sila. Hmm. Ayun po, di magkikita na po si nanay at si Tony po sa Wednesday, tama po? Pero sa Wednesday po, di ko pa sure kung talagang uuwi na po si Anthony. Kasi inaano pa lang po namin yung sa door-to-door, nasasakyan po dito. Pag-uusapin ko nga din po si Christian kung gusto niya, kung pwede niyang samahan si Anthony, pauwi man lang para may kasama. Opo. Kailangan po talaga may kasama siya dyan pagbalik. Kasi nga po, baka nga bumaba. Sabi ko nga po sa kanya eh, kapatid mo yun. Sacrificio mo lang kailangan. Mm-hmm. Parang kasi ayaw niya talaga. Kasi yun nga po eh, parang inaano niya sa amin, oh, dapat bumalik ka na doon. Parang inaano niya sa amin na bumalik. Hiniisip ko, bakit? Katulad niya, nagkita na sila eh. Nakarating na si Tony, hindi pa po siya natuwa noon na nakarating din si Tony na nagtagpuan niya, natagpuan niya agad yung kanyang kapatid, di ba po? Yun nga. Kumbaga, dapat niya matuwa siya eh. Dahil din po siya, gusto niya pong puntahan si kuya niya. Inandun pa po ako sa Cavite noon. Mm. Ang nangyari, sa akin po, ano, minsan tumutuloy kasi ayaw niya pong patuloyin sa bahay niya. Bakit? Kasi, ano ba nasa kaibigan niya? Pinsan. O, pinsan. Parang kinakahiya niya yata yung kapatid niya eh. Diyos ko, kumawa naman yung tao. Di ba po? Dapat siya mismo kuya ang magmalasakit sa kapatid. Kasi siya ngayon pinatang. Eh, dalawa lang po silang magmalasakitan eh. Katulad niyan, hindi ba siya natuwa na bumalik ang memory ni Tony na nakabalik sa kanya na siya ang pinuntahan? Diba po? Tsaka kung talagang nagmalasakit siya, dapat siya mismo kasi ang nagsabi sa akin eh, sa amin, na huwag niyo na pong bigyan ng cellphone niyan si Tony. Kasi ganyan doon po yan, ganyan yan, ganyan. O, di dapat hindi nabigyan, hindi niyo po kami masisisi mga kabisnes dahil ang... Aming layunin ay maging maayos si Anthony, bumalik ang kanyang memory, mapagaling natin siya. Hindi namin bibigyan siya ng cellphone kung talagang mapapasama lang siya. Hindi.
Kaya nga kinuha ko yung cellphone eh. Dahil, ganun pala ang gawin niya. Di ba po? O nung nakuha ko yung cellphone, ayun, tumakas. Dati-dati nalalaman namin yung pagtatakas, aalis, dala-dala niya ang kanyang mga gamit. Kasi yung mga gamit niya halos hindi niya mabuhat. Dahil sa dami ng damit na niya. Hindi niya talaga mabuhat yun. Agang alam namin, lalabas. Pero yung naging isip niya, ang bit-bit niya lang ay speaker na maliit. O, paano nga namin malalaman na siya tatakas, di ba? Tsaka sinamantala niya kasi. Sinamantala niya na marami kaming ano, eh, bisita eh. Ma'am, nung tinanong po namin, nung sa bakit ka umalis doon? Sabi niya, anong problema? Ba't umalis ka? Doon niya, wala na po, sabi niya. O ba't nagpaalam ka man lang ba doon nung umalis ka? Sabi niya, nagpaalam man ngayon ako kay Kuya Bugi. Sabi kay Kuya Bugi daw. Sabi niya. Paano lang sinabi niya? Totoo ka, nagpaalam ka doon. Eh paano? Paano ka, ano, sabi ko nakarating dyan sa, ano, sa Naik, sa Cavite. Sabi niya, sumakay man. Sabi niya, sumakay man daw siya. Kaya nung nalaman po namin na sa Cavite, umaga pa po noon, alas 8 po yata ng umaga, nandun na po siya. Nga sa Cavite, sa dati niya pong pinagtatrabahuhan. Nakarating po siya doon. Dream mo, ang Naik ay napakalayo. At yan, napakalayo ng Naik na yon. At, nakarating talaga siya doon, ha? Sumakay? Ako sa Cavite, dati nakatira kami. Hindi po namin alam na nandito po si, nandun po si Anthony sa Cavite. Ngayon, wala po kami contact, wala po kami talagang mga komunikasyon. Nahanap niya po kami kung saan po kami nakatira. Basta sinabi lang po sa kanya na, ganito, puntahan mo dito, yun lang. Nahanap niya po. Nagtatanong-tanong lang din siya. Yun. Ano yan mga kabusiness? Bumalik na ang kanyang memory. Kaya yun. Natutuwa rin kami na siya ay nakabalik na sa kanyang memory. Dahil nga sa mga napagamot natin siya. Kaya lang, ang kailulungkot ko nga lang, na imbis na mapaano sana siya tuloy-tuloy, ayun ang nangyari. Ayaw man namin siyang umalis hanggang sa gumaling or what. Gusto nga namin dito siya eh, manatili eh, na makakapagtrabaho siya. Kaya lang yun ang naging gawip niya. At saka, ang napansin nga po namin nung gumaling ay naging madamot. Mainitin ang ulo niya, Ate Annabel. Alam niyo po yung last na tawag mo, te? Magagawa po ng injection. Opo, parang napansin namin sa kanya ay nung tumawag kay ni tatay na kailangan niya pa ng pera. Okay. Eh, naman po daw ng papa ko. Kasi madalas daw po, dati nung okay naman po siya, nagbibigay naman daw siya. Pero sa kanila, di talaga siya nagbibigay. Pero sa mga barkada niya, pag sinabing ganit, hihin ma, ganun-ganun, nagbibigay po siya, di naman po talaga siya madamot na, totaling madamot. Nagkasakit po siya, ganyan, lalo na po siyang, naging ano na po sa pera. Hindi talaga siya nagbibigay kila tatay. Opo, kahit na bigyan niya ni Papa, alam naman may pera siya. Kasi, binibigyan ni Papa pag mayroon si Papang pera, binibigyan siya. Ngayon, di naman po yung gumagastos dito si Anthony. Kahit na ang kape po, di yan bumibili. Kay Papa po yan umaasa lahat. Kapag nagigipit si Papa, misal sinusubukan niya rin si Anthony, di talaga siya nagbibigay. Kahit anong-ano ni Papa. Kaya alam si Papa paano, pag sinabihan na wala, di rin talaga siya namimilip. Hindi tulad ng Hindi lang napansin ko sa kanya, naging madamot na to po. Okay. Eh po, sige po. Ate Annabel, yun pong salamat na lang din po at makakabalik na din dyan si Tony. Sana po, yung ipapadala ko po sa inyong pera na maibili niyo po ng gamot. Na po. Okay. Pakisabi niyo lang din po kay tatay na
Yun nga po, makakabalik na sa inyo si Tony. Wala na po kami magagawa eh, kasi ganyan po yung ginagawa niya. Hindi po namin maalo po. Kahit anong payo po namin sa kanya, kung gusto niya po talagang gumaling, nakikinig po sana siya. Kaya lang may pagkatigas din po kasi talaga si Anthony. Kaya kahit anong payo po namin, kahit sino po dito, mga ko, kami, si Papa, pinagsasabihan po na hindi namin po yan ano, nagpapayuhan. Ayun, pag okay na naman siya, mga isang buwan, mga dalawang linggo, ganun pa rin yung gawin niya, yung lalayasan niya po kami, maalis po sa bahay. Tumatakas ng pag-alis ni Papa, wala na. Malalaman na lang ni Papa kasi kilala naman po siya. Nandun na daw sa ano, bawa sa ibang baryo na. Yun, susunduin naman ni Papa yan. Pag sobrang layo na, hindi na po umabot ni Papa kasi minsan wala po siyang lisensya sa motor niya. Kaya wala siyang driver's license. Marunong siyang mag-motor na po. Hindi niya na po masundan-sundan. Eh, paano po yung motor? Saan niya iniiwan yung motor kapag dala niya? Si Papa po? Ni Tony. Di ba po nagsabi niya nagmumotor si Tony? Ay, din na po. Pinapagamit ni Papa yung motor. Simula po nagkasakit siya eh. Kasi dati may motor po talaga. Kung saan-saan po siya napunta. O, namumblema pa si Papa, pati pangkas niya. Nangihingi. Simula nung wala na siyang motor, di na po yung Papa pinapagamit yung ginagamit din ni Papang motor na kabal-kabal. Na kay Papa na po yung susi palagi. Ibig sabihin po, nung ano pa si Tony, nung normal pa siya, talagang ano siya, gala siya na nadala-dala niya yung motor. Opo, gala. Yun nga po, yung nagbabarkada siya, yun. Simula po nung pag-ano-ano niya, pagbarkabarkada niya, yung naging ganyan na siya. Yun. Dati normal po yan eh, ngayon kasi mga tita ko, nagpapadoro-doro sa kanya, okay naman po siya mag-drive. Mm. Kahit malayo na ano niya po, na ita-drive niya po kahit malayo, maganda po siya mag-drive ng motor eh. Talaga? Opo. Sayang si Tony ano? Okay na sana eh. Ayun nga, kaya wala po talaga kaming alam sa ganung gawi niyang ginagawa. Yung nanghihingi siya ng video sex sa kung saan-saan ang lalaki. Okay. Yun ang hindi po namin talaga alam. Kasi ang alam po namin, wala siya cellphone dito. Ano po yan, siguro po nung ano pa siya, yung normal pa siya, may mga kaibigan siya. Di ba nga, sabi niyo nga po nung tinorture siya eh, kasakasama niya mga kaibigan, di ba po? Opo. Ano po yan? Yung siguro, po, nabarkada siya. Yung account niya, nahack din po yata. Ano yan? Nabarkada po yan sa mga ibang mga... Siguro mga ka-chatmate niya, ganyan. Siguro kasi ayoko rin kasi magbigay ng ano eh. Baka ako mamali eh. Pero sana po noon pa eh, sinabi niyo na sa amin. Wala naman din ako masisisi, di ba? Ang ano ko lang din naman ay kabutihan namin, ka-business, kami, lahat. Ang pag-aruga namin sa kanya rito ay napaka halos 24 oras na siya ay minomonitor, si Ate Vera, papainumin ng gamot, papainumin ng gatas, monitor lahat sa umaga, gigisingin siya, papakainin, sabihan namin siya maligo, i-motivate kami na mabalik ang kanyang memory. Ang laki na nga po ng ano ni Papa, sabi niya, ngayon ka pala, sana kung di ka umalik is, di ba nakakatulong ka na rin kay mama mo, anong ginawa mo, ba't umalis ba? Ayaw mo gumanda ang buhay mo, sabi niya, binapayuhan nga po siya ni Papa. Sabi niya, ngayon nga, imbis na si mama mo, dalawa na kayong natutulungan, umalis ka pa. O, imbis na sabi niya, ang pinaproblema lang daw ni Papa dito, si mama lang, ngayon, dalawa na naman sila. Yeah, pag nakauwi.
Tapos sila na lang naman ang kasama ni Papa sa bahay. Sila naman, si Papa, matanda na rin. Yung halos hirap na rin po maghanap buhay, halos walang-wala na din po. Yun nga po ang ano eh, na sana, wala eh. Sige po, Ate Annabelle, yun na lang po ang ano natin na, yun, makauwi siya. Gusto mong makauwi ni Tony dyan sa inyo. Sana magabayan din ni Christian na makauwi ng maayos po dyan sa inyo na po. Opo. Kaya, pasensya na po kayo, ma'am, kung ganyan po si Anthony. Oh, wala naman po ano yun, mga ate. Masang, masang ano lang na po din namin kay Tony na nabalik na yung kanyang memory. Naging maayos na siya. Opo. Malungkot din kami ng kabisnes kasi nga. Gusto namin siya na sana dito na gumaling. Wala naman kami magagawa po eh. Ang amin ay natulungan natin si Tony. Sana tuloy-tuloy na siyang maggumaling. Maayos ang kanyang buhay. No po. Pakisabi na lang din po kay tatay na nagkausap na tayo. At ipapadala ko na lang po yung kanyang mga natitirang pera at saka yung mga gamot po at yung reseta po. Ate Annabelle, ha? Sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yung address po namin dito, ma'am, yung ano, Sean for Nagasua Salbay. Apo, pag pinadala niyo po, ma'am, pwede po sa GNT na lang po, yung diretso po, yung dito po ang receipt. Ah, sige po. I-chat niyo na lang po sa akin para hindi ako magkamali po. Tsaka yung kompletong name niyo po. Kung sino yung magre-receive. Opo. Kahit ako na lang po, sa pangalan ko na lang po. Sige po, ate. Salamat po. Opo. Salamat din po, ma'am. Sige po. Sa lahat-lahat. Okay po. Pakasabi nila po kay tatay. Opo. Sige po. Okay po. Si Papa eh, malis. Sige po, Ate Annabelle. Bye-bye po. Sige po. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Sige. Eh po, mga kabisnes, si Tony, yun nga po ay nandoon na sa kabalik niya po sa kanyang kuya sa Naik, tapos si kuya naman ay dinala daw doon sa isang kapatid na nasa Laguna. At balak nga po na iuwi na ng Bicol. Ganito lamang po, mga kabisnes, sana po yung ibang mga natusabi na bakit pa kasi natin siya binigyan ng cellphone? Wala po kami kasalanan doon, mga kabisnes. Ang amin lang po ay mapabuti si Chris, si Tony. At wala rin naman po kasi nagbigay sa amin ng informasyon na huwag siyang bigyan ng cellphone. Kaya hindi po namin yun kasalanan. Ang ano lang po natin doon ay mapabuti namin si Tony kasi nga para mabalik yung kanyang ano sa sarili niya. Diba po? Ano naman alam natin na gano'n naman po pala ang kanyang gawin nung may hawak siya sa cellphone. Kaya sana po yung mga ibang nagsasabi at sinisisi pa kami, huwag naman po. Alam niyo naman po siguro yung sakripisyo namin kay Tony. Alam niyo naman po siguro yung naging pag-aalaga namin kay Tony kung para siya ay maging normal na. Diba po? Tsaka ate yung may nagaan na yung dapat nakapadlock lagi yung gate. Lagi naman pong nakapadlock. Kaso yung time na po yun, nahanap po ni Kuya Tony kung nasan po yung susi. Ayun. Ako lang po yung nakakaalam kung saan po nilalagay yun. Ayun. Pero siguro po, minamanmanan niya kung saan po nilalagay. Kaya po yung time na yun, nakuha po niya. Nakapadlock po talaga yung mga kabisnes. Yung mga kabisnes, sana po, huwag nyo kaming sisihin po. Ano po, mga kabisnes? Kasi alam naman po ng Diyos yan. Ang ginawa naming tulong kay Tony at alam ng Diyos yung nasa puso namin kung paano namin siya tulungan. Diyos na po ang nakakaalam nun. Kung hindi naman po nakikita yung aming tinulong,
pag-aalaga kay Tony, ang Diyos hindi natutulog. Nakikita niya po yan. Sana po mga kabisnes, walang sisihan sa ganitong pagtulong namin kay Tony. Ito po mga kabisnes. Salamat po. Ang mga tao sa mundo.
lalagi.